Ngayon, nandito kami sa Osaka for a 4-day camp tour. Masaya rito kasi sobrang hangin. Kasi nga, malapit siya sa bay. Kapag pumunta kayo dito sa Osaka and magstay kayo dito sa Liber Hotel. Hi everyone! Welcome back to my channel! So, ito yung Liber Hotel at USJ or Universal Studios Japan dito sa Osaka. So, located siya malapit sa Universal Studios Japan dito sa Osaka. Meron kayong options para to get here from Universal Studios. Pwede nyong lakarin, siguro mga 5 to 10 minutes walk. Or pwede naman kayong sumakay ng train na one station away lang. Hey everyone, nandito tayo ngayon sa Liber Hotel. So, mag-room tour tayo. Ayan. So, welcome to Liber Hotel dito sa malapit sa Universal Studios, Japan. So, ngayon, nandito kami sa Osaka for a 4-day camp tour, courtesy of Klook. So, as you could see, medyo malaki yung room compared sa standard room size dito sa Japan. As you know, di ba sa Japan, more on compact spaces lang. But this hotel is malaki yung space niya. So, on this side is yung bed. Merong dalawang single bed. Dito naman sa isang side is merong sitting area. Located siya malapit sa bay. And ang ganda ng view dito. Ayan. So, nice, no? So, meron kang view ng bridge. So, dito naman sa kabilang side, meron kang malaking TV. Ayan. And then, syempre, pag nasa Japan, merong mga ganito, room. Usually, pag pumunta ko ng Japan, ginagamit ko to. Ito na rin yung pantulog na ginagamit ko. So, nakakatipid na rin sa luggage. Hindi na kailangan magdala ng pantulog. And then, meron ditong maliit na work area na may mirror. Then, may chair. Ayan. Very compact lang naman yung design niya. Ayan, merong bottles, ng complimentary bottles of water. May telephone. And then, merong para sa coffee and tea. And then, meron ding electric kettle. Then, meron ding personal ref. Ayan. And then dito yung cabinet. Ayan. So, ayan. And then, the toilet and bath. So, ayan. Oh, hello. So, di ba ang nice, ang cute ng toilet and bath. Hindi siya ganun kalaki, pero siya, well-organized. Then, nandito yung yan, ito yung shower area na may bathtub. So, kung nandito yung shower area, naka-separate yung toilet. So, yan. This is the toilet. Of course, meron siyang smart Japanese toilet. Ito yung ito yung laging nilulook forward ko pag pumupunta ng Japan, yung smart toilet nila na sobrang ganda. How I wish makabili ako nito soon. So, ayan, then sa right side yung mga buttons niya and yung mga functions like ayan, kung ano-ano. Madali naman siya intindihin.
Kasi meron namang picture yung mga buttons. So ito nga pala yung third floor na area dito sa Liper Hotel. Dito sa Universal Studios Japan sa Osaka. So as you could see, meron siyang magandang view ng bridge and then ng Osaka Bay. And then yung Ferris wheel. I think ang tawag dyan is yung Tempozan Ferris wheel. So yan naman yung building hotel. Meron din silang outdoor na kainan or restaurant. So yan, nandito rin yung ano, yung nandito rin yung restaurant for breakfast or lunch or dinner. So dito rin sa third floor. Most of the amenities you could find here sa third floor. Ang saya dito kasi sobrang hangin. Kasi nga malapit siya sa bay. And then marami lang makikita ang mga dumadaan dyan sa Osaka Bay. Kapag pumunta kayo dito sa Osaka and mag-stay kayo dito sa Liber Hotel, yung be sure na i-check na itong third floor na Liber Hotel. Sa Osaka School, consider nyo rin i-check itong Liber Hotel, which is malapit lang sa Universal Studios Japan. You can book your stay here via, punta lang kayo sa Klook website and then search nyo lang din sa mga hotels yung Liber Hotel at Universal Studios Japan. Thank you very much for watching and see you on my next vlog.